Andito tayo ngayon sa Emission Center, mga kadiskarte. Ngayon ito ay tinatawag na PMVIC o Private Motorcycle Vehicle Inspection Center. Ito ngayon ang requirements ng LTO sa pagpaparehistro ng ating mga sasakyan. Hello mga kadiskarte, magandang araw sa inyo. Ngayon magpaparehistro tayo ng magpaparehistro ko ng aking motor. Gawa ng ma-expired na kasi ngayon. Week na to yung aking motor. Ma-expired na ang kanyang registration. Ngayon, pupunta tayo ng LTO. Bago pala tayo pumunta ng LTO, pupunta muna tayo ng Cebuana. Doon na tayo kukuha ng TPL insurance. Sabi nila, pwede daw kumuha doon sa Cebuana. Mas mura kasi doon na kumuha ng insurance, yung TPL insurance. Kaya try natin na kumuha kung pwede ba talaga sa Cebuana kumuha ng insurance para sa ating motor, para sa pagpaparehistro ng ating motor. Tara, let's guys, samahan niyo ako. A few moments later. Hello mga kadiskarte, ngayon magbibigay lang ako ng kaunting tips para sa TPL or si TPL Insurance. Ang ibig sabihin ng TPL ay third party liabilities. At ang CTPL naman ay compulsory third party liability. Magkaparehas lang ito ng coverage. Iba-iba kasi ang tawag sa ibang sa iba, pagkukuha ka ng insurance, merong TPL or CTPL. Pero isa lang sila ng coverage. Ano bang benefits natin sa pagkuha ng TPL insurance? Ang magiging benefits natin dito guys ay kapag tayo ay merong nabangga o na-damage sa ating paggamit ng ating sasakyan. Sila ang makukuber ng TPL insurance. Halimbawa, meron tayong nabangga at na sila ay na-hospital. Sila ay makukuber ng 20,000 for medical expenses. At kapag naman binawian ng buhay yung ating nabangga, halimbawa, huwag naman sana, sila ay makukuber ng 100,000 coverage mula sa TPL insurance na ating kinuha. Pero kapag tayo nagmagamit ng sasakyan ang naaksidente o nasira ang ating sasakyan, hindi tayo covered ng TPL insurance kahit na tayo ay ma-hospital. Hindi tayo makukubered ng insurance. Yun ay para lamang sa mga nasaktan o na-damage ng accident. At hindi kasama dun ang driver o may-ari ng sasakyan sa insurance. A few moments later. Ngayon mga kadiskarte, andito ako ngayon sa PMVIC Calamba. Ano ba ang PMVIC? Ang PMVIC ay Private Motorcycle Vehicle Inspection Center. Ito ang bagong requirements ng LTO para sa pagpaparehistro ng ating mga motor. Andito yung emission test at lahat ng mga body parts ng iyong sasakyan ay chinecheck dito. Kailangan guys, bago nyo dalhin dito sa PMVIC ang inyong motor ay functionable lahat ng inyong mga ang iyong sasakyan, yung iyong tires, yung iyong headlight, yung iyong brake, yung side mirror, para hindi ka na mag-pegged. Kapag mayroong isa na hindi nagpapakasyon sa inyong sasakyan, hindi ka makakapasa sa inspection nila. At kailangan mo munang paayos yung iyong kung ano man yung hindi nagpapunction sa iyong sasakyan bago nila ipasa ang inspection at makapagdiretso ka na sa pagpaparehistro ng iyong motor.
Ngayon, nandito tayo kadiskarte sa LTO para sa ating registration. Ibigay natin sa in-charge o sa guard yung mga requirements para sa pagpaparehistro tulad ng insurance copy, MBISR o Motorcycle Vehicle Inspection System Report, ORCR, Xerox copy. Number 4, wait nating tawagin tayo. After nating tawagin at ibigay sa atin yung registration application confirmation, pumunta tayo sa cashier para magbayad. Wow.